And good evening po mga Kamartes! Kamusta na po kayo? Ito po si Father Prince Marcelo, ang parokyal vicar ng St. Augustine Parish dito po sa lungsod ng Baliwag. At na-miss ko po kayo, no? Nagpahinga lang po tayo ng 1 week at tayo po ngayon ay nasa bukto na. No, ano ba kaya bukto to? No, dati, a season, ngayon bukto. Ilang mga book ito? Baka naman na ito, encyclopedia. No, good evening po mga Kamartes, and we are now back on our regular time slot. Tuesday po ulit, kaya mga ka-crossword, mga Kamartes, no, nandito na po tayong muli, no? Welcome back po sa ating program at napakaganda dahil bagong episode, bago po 'yung aking background, no? Wag na po nating patagalin na. Alam ko pong sabik na kayong makilala ang ating mga bagong mga kasama dito, mga bagong Kamartes natin na makakasama natin sa mga susunod na araw para tayo muling magnilay sa salita ng Diyos. Ano po, unahin na po natin ang aking kaibigan. Ito po ay, anako, sa seminaryo, ito ay talagang tagapagdala ng mga balita na talaga namang kinasasabikan, at ang kanyang mga pagninilay ay hindi niyo po kakayanin. Narito po siya ang pinagpakitaan ng Mahal na Birhen ng Fatima, ang parochial vicar ng San Diego de Alcala Parish, Paulo Valenzuela. So welcome, Reverend Father John Paul G. Kane. Good evening po sa inyo pong lahat, sa mga ating mga ka-crossword at sa ating po mga kamartes. Good evening po, Father Prince. Good evening po, Father JP. Salamat sa inyong paanyaya, no, na sa inyong pagtanggap sa paanyaya na maging bahagi. No, alam niyo po, si Father G. Kane, mga Kamartes, isang request pa lang, okay na agad, napakagaling, hindi nagdalawang isip, ano po, bagamat siya po ay nasa selda niya, sa mga selda, kamusta ba, Father G. Kane? Mabuti naman po ba kayo po dito sa selda. Tell something about yourself, ano? Ayan, magandang gabi po muli sa inyo pong lahat. Ako po si Father John Paul G. Kane. Ako po ay Tubong, Valenzuela City po. Ano? Ako po ay galing sa parokya ng Pambansang Dambana ng Mahal na Birhen ng Fatima. At ngayon po ay kasalukuyan naglilingkod dito po sa parokya ni San Diego de Alcala sa Pulo, Valenzuela City. At medyo abala lang po kami ngayon dahil kami po ay naghahanda para sa pista na aming patrong si San Diego. Pero syempre dahil ito po ay paglilingkod sa salita ng Diyos, tayo po ay naririto. At nahihiya po akong tumanggi kay Father Prince, kaya talagang pinagbigyan ko yung kanyang paanyaya. Hindi po ako ang nag-anyaya, ang Holy Spirit po ang nag-anyaya talaga. Siyempre sa inyo. Po ang Holy Spirit po. Hindi po natin tatanggihan ng Holy Spirit dahil... Ayun, hindi po talaga. Nakausap ko siya. Alam sa ating mga puso. Ayan, no? Ang Holy Spirit lagi kong kausap, no? Amen. At sabi niya si Father G. Kane ay hindi tayo bibiguin. Ano? Amen. At... hindi niyo po kakayanin ang kanyang mga reflections. Siyempre po. Yan po'y galing din sa Holy Spirit, yan. Oh yes, the Brother G. Kane, ano? Pero yung nakita niyo po, sa seminaryo, parang very tahimik yan. Pero tingnan niyo naman, basta inanyayahan natin, for the Word of God, laging oo. No? Laging say yes. Thank you, Father G. Kane. At kumpletuhin na po natin, no, kung ang ating gabi, nabubuo ng ating mga Tuesday reflections. Ito po ay matagal ko na pong kakilala, no, nung siya'y nagsakristan sa isang parokyang aking napag-apostolitan. At ewan ko kung ikikwento niya kung paano niya ako naaalala, sana man wag. At sa seminaryo, bagamat mukhang tahimik, pero malalim, ano? Kaya po, tawagin na natin ang kaibigan ng mga santo, walang iba kundi ang parochial vicar ng St. James the Apostle Parish, Plaridel, Bulacan. Let's all welcome Father Kurt Stephen Bulura. Hello po, magandang gabi po mga ka-crossword, mga ka-martes, Father Pins and Father G. Kane. Hello po, magandang gabi po sa inyo. Pakilala ka naman, Father Kurt, ang bilang kaibigan mo ang mga santo. Baka maniwala ko sila. Ako po si Father Kurt, mula po ako sa Panasaan, Malolos, Bulacan, sa parokya ni San Jose ang Manggagawa. At ako po ay kasalukuyang naka-assign po ngayon dito sa atin sa parokya ni Santiago Apostol
dito po sa bayan ng Claribel. Pupapalad po na naimbitahan po ni Father Prince. Sa totoo lang po ay naya po ang tumanggi din katulad ni Father Jigin kasi nauna na pong tumugon yung dalawang paklase si Father Francis Baasis at si Father Brian. Ayun. Kaya naman po, ayun po, tumugon po tayo. Hindi nila tayo bibiguin mga kamartes. No? Napakaswerte po natin. Napakapalad po natin sapagkat ang mga kasama po natin ay talaga namang malalim kung magnilay. Ano po? Kaya po, tuwing Martes, siguraduhin nyo magdadala kayo ng salbebida. Baka malunod po kayo sa sobrang lalim. Okay. Sige po. Huwag nating patagalin na. No? Pwede po ba? Simulan na natin ang gabi sa pamamagitan ng pananalangin na ito po ay pamumunuan muna ni ako na po. Okay. Prompto ano? Ay po mga manalangin, minamahal ko ang kapatid sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming makapangyarihan, kami po ay nagpapasalamat sa biyaya ng kami nagkatipon sa gabi na ito. Sa kabila ng aming pagiging abala sa maraming mga gawain, salamat sapagkat binigyan mo kami ng pagkakataon para huminto, para magnilay, para magpahinga at para mapakinggan ng iyong salita. Nawa bigyan mo kami Panginoon ng sapat na karunungan upang higit ka naming maunawaan namin ang iyong banal na salita. Niling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ayun. Salamat, Father Kurt. Ano, napaka maikse but profound prayer. No? Father Jikane, wala ba tayong mga siguro? Parang ang dilim mo ngayon. Wala bang... Dilim po ngayon. Madilim ngayon. Hindi pa kayo nakakabayad pa ng kuryente? Marami pa pong gastusin at magpipista po. Okay, sabi ko. Oo nga, nasa ka ba Brother Jikane? Ba't Brother Jikane? Ay, tinamang di ko malaman. Para siyang a-attend na cardinal sa konklaba ng mga papa. Baka po, magsasalita po kayo, baka akala ko naghahang kayo, ah. Ayan, gumagalaw naman po. Ah, gumagalaw. Gumagalaw. Hinangin lang po yung signal. Ay. Bakit nasa karagatan ka ba? Okay. So, Father Kurt. Kamusta naman ang mga buhay-buhay, no? Bago tayo magbasa ng gospel, no? Kami po ay halos magkakasunuran ng taon ng inordinahan. Ako po ay 2020, Father Kurt ay 2021, Father Jikane ay 2022. Ayan. Alam ko mga kakasunuran na edad. Ah, pwede rin. Ano ka? Ako ay 19, 20, 21 ka. Pasensya niya na para ako naka, ano po ata, droga. Ano? So, kamusta naman po ang buhay pari natin dyan, ano? Ayan, si Father Kurt ay bumigay na. Ayan. Kamusta naman po kayo bilang pari for 2 years, 1 year? Ayan po, mauna po muna akong sumagot. Go ahead. Okay po. Bilang isang taong pari po ay marami na rin pong kakaiba pong mga karanasan. At lalo po dito ngayon sa pulo, marami pong gawain. Ano? Parang napakarami pong tao po dito na nangangailangan ng pagkalinga ng Diyos. Pero sa kabila ng pagkapagod, mas napalalakas yung kalooban ko nung pangangailangan ng mga tao. Kung minsan kahit wala na akong maibubugang lakas, kapag pag may lumalapit na tao nangangailangan pa rin ng tulong ng isang pari ay sinisikap po natin maging bukas. Kaya, yun po. Bagamat pagod, patuloy pa rin po naglilingkod. Ayun, napaka-available naman po ni Father Jikane. No? Pwede po ba kayo sequel dito sa may baliwag? Malayo-layo na po yun. Ah, malayo na ba? Sorry. Thank you. Father Kurt.
Father Kurt, narinig mo kami. Hi! Father Malang, Kurt, ilang language? Baka kausap niya pa ang Holy Spirit. Ay, meron pa yung separate session po ng Holy Spirit. Eh. Parang yun po yung kaharap niya ngayon. O baka Divine Mercy ang kausap niya po. Father Kurt, kamusta po kayo? Kausap niyo po ba ang Divine Mercy? Wala kang audio, Father Kurt. Bakit siya? Father Kurt, hi. Ah, wala po siya. No, wala po siyang audio. Audio. O sige, habang inaayos po niya, babasahin na po ni Father JP ang ating gospel, no? Patulong po kayo sa Holy Spirit. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga eskriba at ang mga pariseyo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos. Ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang gawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinapangaral. Nagbibigkis sila ng mabibigat na dalahin at ipinapasan sa mga tao. Ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagdadala ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ang palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang ibig nila'y ang mga upuang pandangal sa mga piging at ang mga tanging luklukan sa mga sinagoga. Ang ibig nila'y pagpugayan sila sa mga liwasang bayan at tawaging guro. Ngunit kayo, huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. At huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa, sapagkat iisa ang inyong ama, ang amang nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo, sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Mesiyas. Ang pinakadakila sa inyo ay dapat maging lingkod ninyo, ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang mabuting balita ay salamat. Salamat sa Diyos at pinupuri ka namin, Panginoong Yeso Cristo. Ayan. Lahat. Ay, sinabi ko na nga lahat. Pasensya na. Dahil talagang salamat po sa salita ng Diyos at tayo kayo pinagabayan. Meron po kasing gumagabay dito na Holy Spirit sa tabi ko. So, siyempre, no, napakaganda ng gospel, Father GK. No, malapit na tayo matapos. 31st Sunday. Inalim mo na lang. Tapos na, no, na ito nga parang naano ko, ano, yung unang-unang narinig ko to parang para sa mga pari, eh, no? Nakaka konsensya ang gospel, ano? Pero dahil dyan, while waiting for Father Kurt, ako na muna po ang magsisimula. Siyempre, gusto kong i-save ang best, no, para sa kanila, para kayo naman ang after, no? Actually, ako, Father, ako na po unang mag-share. No, andito si nagsimula ako sa aking reflection tungkol sa mga scams, no, sa mga scam, 'di ba, yung ikaw ba na scam ka na ba, Father GK, yung mga budol-budol gang, yung mga dati may mga pyramiding investment scam, yung mag-aanyaya ka na mag-invest sa bandang huli, lulukohin lang pala, yung mga ano ba tawag doon, lottery scam, na sasabihin nanalo ka ng gantong kalaking pera pero loko lang pala yon, nagfi-phishing lang ng mga information, o kaya ay ano pa ba yung fake agency scam, ano ba yon, yung ingang ka ng pera, placement fee, mga dokumento, makakapag-abroad ka pa eka, pero sa huli pala ano ay lolokohin lang, no, yung mga tao kumisa nagpapakita ng
maling ng magandang mukhang magandang hangarin, pero sa huli pala may masamang layunin, no? At 'yun yung gusto ko kakong pagnilayan namin natin, yung kahalagahan ng layunin, intention. 'Di ba? Ang kilos natin ay na huhusgahan sa pamamagitan ng tatlong bagay, yung action, intention, and Father Jacquin? Parang naglalag po. Ha? Naglalag ka ba? Sir Pangsa. Bira po, syempre, hindi po natin malilimutan yan. Ayan, Sir Pangsa. Manonood si Miss Jerry. Ayan, o, syempre. Ganun na ako minsan eh. Kunwari, bumibitin para magtanong, ano? So, yan, yun po. So, I'll just focus in the intention, no, layunin. Bakit? Kasi po, sabi ni Jesus, narinig natin sa gospel ay inano niya, no? May mga babala siya. At isa sa mga babala niya ay pansinin niyo, Eka, ang ginagawa ng mga Pariseo at Eskriba. Nilalaparan nila ang kanilang mga pilakterya at hinahabaan ng mga palawit ng kanilang mga damit. Laylayan ang kanilang mga damit. Ang ibig nila ay ang mga upo ang pagdangal sa mga piging at ang tanging luklukan sa mga sinagoga. Matthew 23:5-6. At bakit nila ito ginagawa? Ginagawa ba nila ito? Bakit sila nagsusot ng pilakterya? No, ano ba, Father G, yung pilakterya? Eh, yun po ay ginagamit po ng mga Hudyo kapag sila po ay nagdarasal, lalo na sa umaga. May kinakabit po dito sa noo, no? Meron pong apat na compartment daw po iyon. Kaya hindi ko po kabisado yung mga nakalagay. May mga galing po sa Torah, apat pong Bible verse nakalagay po dito bilang paalala sa kanila. Tapos meron din pong nilalagay sa braso dito, ibinubuhol po, tinatali. Ayan, nakakainis mo kami. Meron na ako makakakompetensya sa mga information. Alam niya, very good. Yan, napakatalino po ni Father G. Kane. Tama po yon, no? Ang sabi nga ay, yung isa doon, yung Shema Israel, di ba, Father? Na bahagi ng kanilang ritual. So bakit, para ba mapakita nilang sila ay religious sa kanilang pagsunod sa pagdanalangin? Bakit sila gusto sa mga upuan ng seat of honor sa mga piging at sinagoga? Because do they want to mingle with the people? No. Sabi po ni Jesus, kung sa Tagalog natin titingnan, ang sabi niya, ang gusto nila ay pagpugayan sila ng mga tao. Ano ba yung pagpupugay? Pagpupugay ay parang bigyang respeto, bigyang dangal. No? At iyon yung kanilang intention. Gusto nilang, no, pagpugayan sila. Hindi dahil gusto pagsunod ito sa kalooban ng Diyos o pakikisalamuha sa mga tao, kundi ang intention nila ay para sa kanilang sarili. At dito po natin, mga kapatid, mauunawaan yung salitang intention. Ano ba yung intention? Ito yung dahilan, layunin kung bakit natin ginagawa ang isang bagay o hindi natin ito ginagawa. At kuminsan, ganun nga din po tayo sa ating buhay, no? Nahahaluan ng hindi magandang intention yung ating mga ginagawa. Halimbawa, sa bahay, no? May isang anak na maghapong nakahiga, pagdating ng magulang makikita mo nagwawales, naguhugas ng pinggan, no? Tapos sasabihin ng magulang, aba, himala, anong nakain mo? Tikay naglilinis. Yung pala, mamaya-maya, ihingi ng, nay, pengi naman pera, may bibilin lang ako. Ayun, may intention, no? Sabi ko nga sa homily ko, tuwang-tuwa ako, Father GK, noong nitong halalan. Kasi tuwang-tuwa ako dun sa mga memes na nakikita ko tungkol sa mga barangay candidates, ano? Sabi, isang kandidato, dating batugan, gustong manilbihan. Ano? Yun, no? Bakit? Anong intensyon? Nung matapos yung halalan, no? Nanalo na, o natalo na, sasabihin, dating umingiti, magsusungit na muli. No? Ano yung intensyon sa pagtakbo? Diba, nakita nyo, nag-trending yung isang post ng isang choir member or master dito sa Bulacan. Sabi doon sa post, marami pa lang gustong maglingkod sa barangay. Sana sa simbahan din. Inay nakapagtataka, no? Bakit kaya ang daming gustong maglingkod sa barangay? Bakit sa simbahan ka nag-aya?
ang daming dahilan, ano? Anong meron, ano ang intention, no? At iyon yung iyon yung panawagan sa atin. Ano ang intention natin sa paggawa natin ng mga bagay-bagay? Ayun, Father GK, nang sa akin. O, totoo po yun, ano, napakahalaga po talaga ng intention kasi nakaka-apekto po yun sa mga ginagawa po natin, mga kilos. Kasi kahit gaano po kabuti yung iyong pagkilos, pero kung yung iyong intention po ay hindi maganda, so hindi pa rin po magiging maganda yung ating ginagawang pagkilos. Kaya magkakapatid po talaga yun, ano? Ayun, tama. Kasi although hindi ko na in-explain yung intention alone, okay. Kasi di ba minsan the end does just not justify the means, no? Baka ayun eh, baka umabot na lang mga isang araw yung sermon ko. Ayun, nauhaw ako. Tas ang energy ko. Sorry. Okay. Talagang okay. Nandun po ang inyong passion sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Ay, ako talaga passion na passion, passion mahal. No, na totoo naman 'yon, ano, yung kahit tayong mga pare, tinatanong natin, ano bang intention natin, no? Bakit natin ginagawa ang mga bagay-bagay? Kaya ngayon mga misa, may mas intention po, ano? Ayun, no, sinabi ko yun. Meron tayong kasabihan, no, yung intention of the donor. Or ano, the intention of the donor. Ano nga ba yung Latin nun? Ay, nako. Si Father Kurt po siguro makasasagot kaso hindi po siya. Gusto ko yung mga pagpapasa mo. Okay, dahil dyan, go ahead, Father Chicane. Let's hear the reflection of Father Chicane po. Sa akin naman po, nung nakaraan pong linggo, ang napagtunan ko po ng pansin sa akin pong pagninilay ay yung remark ni Jesus sa mga Pariseo at sa mga eskriba na sila po ay mga pakitang tao lamang. Siguro kapag tayo po ay nasabihan ng ganoon, napakasakit po ng mga salita ngayon. Tayo ay masabihan na tayo ay pakitang tao lamang sa ating mga ginagawa, tayo ay pakitang tao lamang. At kahit tayo po ay pakitang tao, kapag tayo po ay nasita na tayo ay nagpapakitang tao lamang sa ating ginagawa, tiyak iyan po ay lumalatay sa atin kapag tayo ay nasabihan ng ganyan. At wala po sigurong tao ang nanaisin na siya ay makomentan, masabihan na siya ay pakitang tao lang sa kanyang ginagawa. Pero sa aking pagbabahagi, sinikap kong tingnan saan kaya nang gagaling, bakit yung mga tao ay nagiging pakitang tao. Kasi para sa mga Pariseo at mga eskriba, malamang naman in the beginning, maganda yung kanilang mga hangarin. Ano? Kasi sila yung mga pinuno ng kanilang relihiyon, sila yung nagsusumikap na maging malapit sa Diyos. Pero paano bang ang isang tao ay nagiging pakitang tao? So isa sa mga nakikita kong dahilan, isa sa pinag-uugatan bakit ang isang tao ay nagiging pakitang tao, yung kanyang pagkahayok o pagkahumaling sa papuri ng ibang tao. Kasi admittedly, yung papuri naman po ng mga tao, syempre masarap po sa pakiramdam yan eh. And like many other pleasurable things in this world, yung papuri po ng mga tao, maaari pong nakaka-addict din. It can also be addictive. Yung pakiramdam na mataas yung tingin sa atin ng ating kapwa, yung tinitingala tayo, pinagpupugayan, kagaya nung sinabi sa mabuting balita. At malamang sa malamang, caught off guard yung mga Pariseo at mga eskriba. No? Kahit sila'y nagsusumikap na maging malapit sa Diyos, hindi nila napansin yung kanilang mga kalooban na sanay na dun sa papuri ng mga tao, yung mataas na pagtingin sa kanila bilang mga leader ng kanilang relihiyon. At yun na yung hinahanap-hanap nila. Kaya yung pagsusuot na nila ng pilakterya, yun ay naging tanda na parang gusto nila na papansin sila ng mga tao sa kanilang mga ginagawa. Hinanap-hanap na nila yung papuri. Kaya isa yun sa nakita kong hamon para sa ating mga mananampalataya. Kasi kung paano sila, mga religious people, naging affected nitong ano, no, pagpapakitang tao, so maaaring kahit sinong Kristiyano ganyan din. No, yung pagpapahayag natin ng pananampalataya, yung ating paglapit sa Diyos, maaari din yang mapahiran ng pagpapakitang tao kapag hinanap-hanap na natin yung papuri ng ibang tao. Kaya nga sabi ko po sa mga tao, darating po siguro ang panahon, makakarinig tayo ng papuri sa mga ginagawa nating kabutihan.
Pero sabi ko po sa kanila, wala pong masamang kausapin yung ating mga sarili. Di naman po pang may tama sa isip lang po yung kumakausap sa sarili. At pinapaalalahanan po natin yung ating mga sarili na bagamat may papuri ang ating kapwa, wag po natin nga hanap-hanapin yun. Kumbaga, tatanggapin po natin pero hayaan din po natin lumipas. May papuri man o wala, ipagpapatuloy pa rin po ang paggawa ng kabutihan dahil di naman po doon nakasalalay yung paggawa natin ng kabutihan. Dahil kapag yung kabutihan, ginagawa lang po natin dahil pinapansin ito ng ating kapwa, dyan na po nagsisimula yung pagpapakitang tao. Yan, yan po ang aking maibabahagi. Ayun. Una-una muna, no, Father Jikin, no, napaka-simple pero profound. Ano? Una, gusto kong tanungin, kinakausap mo ba yung sarili mo? Kinakausap ko po pag kinakailangan po. Ang tawag ko ay consciousness examine, okay, no? Or parang yes, self-consciousness na, no, tama, tanungin yung sarili kasi kumbaga ay baka masyado na tayong detached sa ating sarili, mm-hmm, eh hindi na natin nakikita yung kahulugan ng ginagawa. But kidding aside, no, isang salita na naalala ko doon sa mga sinabi ni Father Jikin ay yung sincerity, ano, sincerity na napakaganda, sincera, no, na without a mask, no, kahit no, wala tayong pretensions kung bakit natin ito ginagawa. Ayun. Nasaan na si Father Kurt? Yung kwarto po kasi ni Father Kurt ay parang nasa dungeon. Nasa ilalim po siya ng kumbento ng Plaridel. May sarili po sa kaharian. Kaya baka ano po ang kanyang signal doon sa ilalim. Okay. Papasok na ulit. Ayan. Masyadong, alam mo, Father GK, gantong-ganto ako nung unang-una kaming nag-crossword ng Father Jesse. Laging ako ang inaapi, no, sa Bukawe. Sabi iba naman sa akin, eh tulungan niyo naman po mga pamartes yung mga pari niyo na magkaroon ng magandang signal. No, nandiyan nandito si Ate Rotrot, no, tatatawa ako, humihiram pa ako sa kanya ng router para lang magkahanap ng magandang signal, ano. But anyway, no, kumbaga tuloy ang buhay, basta maipahayag lang natin ang salita. Siyempre po, gagawin po natin ang lahat. Ma, no? Okay, antayin lang po natin si Father Kurt at mamaya po pag lumabas siya, isang masigabong palakpakan, no, para grand entrance po talaga. Ay, ah, yan po. Hello po. Father Kurt, talagang ang masamang espiritu ay lumalaban para ikaw umiinom, no? Nice, strong siya ko. Next week na lang kaya ako pumasok. No, it's okay, no? Struggling. Ako nga talaga naman, dati si Father Brian, inaabangan yung pagnganga ko para makita yung naglalag. Ayan, oh, sabi ni Ate Rot, hindi po banid ng mga router. Ate Rot, next time po ay kami ay hihingi sa inyo, no, ng tulong. Oo, oh, nga po, parang ang hirap po nang mag-isa na wala kang katong. Paano magagawin dito? Next time, isama mo yung apo mo. Hanap nga ako ng ano. Hello, Socom. Ayan. Kasi lang po ba kayo? Kumusta po ba kayo? Episode 10 na kami. Episode 10 po po kayo. Parang book 5 na po ata kayo. Book. Okay, go, Father Kurt. Let us hear your home, your sharing. Saan po ba kayo natapos, Fathers? Nag-share na po kami. Share na kami para sa first Sunday of Advent. Ah, Advent na po ba? Kala ko Lent na kayo nakarating. Pero yung po sa yung last Sunday, no po, alam nyo, napakaganda nung yung gospel po natin ng Fathers, Father Jigain tsaka Father Prince. Siguro isa sa mga bagay na nagbigay sa akin na attention din yung sinasabi ng Panginoon Jesucristo sa atin doon na yung bang parang ang sakit-sakit nung sinasabi niya na yung gawin niyo yung sinasabi nila pero tingnan niyo mabuti yung ginagawa din nila, no? Mag-ingat kayo doon. At siguro isa sa pinapakita ng Panginoon dito yung
yung progress din ng discipleship, na yung pagiging alagad niya, na hindi ito tungkol sa exteriority, kundi about ito sa interiority o dun sa kalooban. Kaya siguro isa sa binibigyan din ng Panginoong Hesus sa pagsunod din sa kanya, yung bang ingatan natin yung una, duality of life, pangalawa, yung self-centeredness, and pangatlo, yung self-righteousness. Pero ang maganda dito sa gospel natin, fathers, ibinalik ng Panginoon sa atin kung paano ba tayo natin malalabanan yung duality of life, o yung parang pagiging salawahan natin. Yun yung pagiging integrated ng buhay natin, yung pagiging buo. Kaya nga nung last Sunday, nabanggit sa pagninilay ko, makikita natin na meron tayong integrity o pagiging buo kapag kayo bang gumagawa tayo ng mabuti kahit walang nakakakita sa atin. Yun. Gumagawa tayo ng mabuti kahit alam natin na walang nakakapansin sa ginagawa natin. Pangalawa, yung self-centeredness, malalabanan natin yun nung yung virtue ng humility o kababaan ng kalooban. Kanina, nagko-context clues lang ako dun sa mga sinasabi ni Father Jekane, yung Philactere, siguro nabanggit niya kanina po yun. No? Siguro isang magandang paalala po doon, ginamit yung Philactere para paalala yun ng visible sign na pagsunod sa Panginoon. Pero yung visible sign, papasok din sa kalooban. At dun yung makikita natin yung humility. Di lang kababaan ng kalooban, kundi yung pagiging totoo natin sa harap ng Diyos. At sino ba tayo sa harap ng Diyos, na tayo ay makasalanan na sumusunod sa Kanya. Kaya hindi natin pwedeng iangat yung sarili natin, magmapuri tayo, isipin nating mas mabuti ako kaysa sa ibang tao. Honest to goodness, isa din yun sa mga naging progress din siguro natin sa pagsunod sa Panginoon. Minsan, di ba, pagka alam natin gumagawa tayo ng mabuti, parang mas nakikita natin mas mababa yung iba. Kaya ang magiging antidote natin doon, kababaan ng kalooban, humility. At panguli, yung self-righteousness, nakita rin natin sa sinasabi sa gospel. Di ba yung parang gustong-gusto nilang tinatawag silang master, father, leader. At yung self-righteousness, malalabanan natin siya sa pamamagitan ng purity of heart. Yung bang good action, katumbas niya ay good intention. Mabuting paggawa, mabuting intention. Para kanino ko ba ito ginagawa? Halimbawa, yung paggawa ng kabutihan na yun, kumbaga hindi para iangat yung sarili, kundi para papurihan ng Panginoon. Katulad nung nabanggit doon kay Propeta Malakias. Kaya it is a journey towards to interiority. Yung exterior na kabutihan, yung kabanalan, kusa yung lalabas kapag nauna natin yung nasa loob, yung kalooban natin. Yun lamang, fathers. Ayun, tingnan mo, parang gusto ko nang magsuot ng magpahid ng abo sa katawan at magsuot ng sako. Bilang tanda ng... Salim pa po yun. Pagsisisi. Hindi po tayong matenda recollection po talaga. Bagamat maikli lang po. Po, salamat sa Diyos. At meron po tayong every Tuesday recollection with Father Kurt. Okay. Wala pang props yan, ha? May props. May props. Next week po may props po. Abangan nyo po. Gusto ko yung gusto ko yung mamaya lalabas po kayo ng kandila o ng art paper. Hindi, gusto ko yung sinabi ni Father Kurt, naalala ko minsan, ginamit ko na din yan sa homily, yung interiority, no? Yung interiority. And dati, ang gulong, may interior. Opo. Iba, dati ngayon kasi, matawag din yung sa, hindi ko alam mo, yung gulong ngayon, wala na. Wala na. Parang ganun. No, dati, ang interior, ginagamit yan, yun yung binobombahan, hindi po ako magaling sa sasakyan, ha? Correct if I'm wrong. Pero 'di ba iyon yung binobombahan magkahangin para umandar yung sasakyan. At ganoon din siguro sa buhay kabanalan, kapag walang interiority, hindi tayo uusad, no? Kaya baka sasabihin natin, bakit 'di ba ako makausad? Hindi ako parang lumago-lago. Baka wala tayong interiority. Walang interior yung ating gulong ng kabanalan, no? 'Di ba? Amen. Ako kasi ako po ang taga-hobby dito. Magaling po pala kayong manahi. Ano, mananahi po kayo? Mananahi po ng kwento . Parang best in EPP po kayo nung araw, yung edukasyong pantahanan. ang inabutan ko heck, ano ba tawag doon? Home economics. Home economics. Home economics na ako. Hindi pa ako EPP. Alam mo lang, ay Eucharistic prayer.
Mm-hmm. Ayan, no, dahil dyan, bumati muna po tayo, fathers, no? Batiin po natin ang ating mga kamartes, no? Napaka, we would like to greet our 164 concurrent viewers. Wow, hello po. So, gabi po. Mukhang maraming fans tong mga naimbitahan natin, ano po? Si Father Kurt po, marami talaga. Ay, hindi po. 164 po, wala pa po din yung mga santong nanonood sa lahat ngayon. Ngayon po ay ano, pistahan ko ngayon ang lahat ng mga Dominikong Santo. Ay ganun po. Ayun. Okay. Sige, go ahead, fathers. Kayo muna po ang bumate kasi mahaba po yung aking pagbate dahil isa-isahin natin. Kung bukas po ang inyong Facebook page ng parish ninyo, pwede nyo pong i-check. Okay. Go ahead, fathers. Binabati ko po ang lahat ng ating mga kamartes na sumusumbaybay po sa atin ngayon, lalo na po yung mga nagmula sa mga parokyang kinabilang ko. Una po, mula po sa home parish ko sa parokya ng Pambansang Tambana na Mahal na Biyere ng Fatima. Ngayon din po sa mga naging parokyano ko po sa parokya ng San Andres Apostol sa North Sagaray, Bulacan. Ayan yung mga tigagaray po ay maraming sumusubaybay sa kanila kasi dito po sa aming parokya hindi na po kami nagla-live streaming ng mga misa. Kaya magmula po nung nalipat na po mula sa Garay, nandito, hindi na po nila ako naririnig. Wala po akong imig. Ah, galing. O, ayan, maririnig ka na ulit. Marami pong mga tigagaray na nakikinig ngayon. At binabati ko rin po yung mga tiga dito po sa parokya namin ng San Diego de Alcala. Bagamat sila'y abala sa paghahanda para sa pista, marami pong nanonood at nakikisa sa atin ngayong gabi. Binabati ko rin po ang aking minamahal na pamilya, si Mama, si Papa, at ang aking kapatid na si Rain. Bakit nang sinabi mong ano, North Sagaray, bakit nakikinig? Radyo ba ginagamit nila? Hindi ba sila naka... Oo nga, nanonood ko na, sorry. Ba't ba nakikinig? Ikaw ah. Okay, Father Kurt. Hello po, binabati ko po una ang aking nanay. Siyempre, si Mama Lida nanonood po yan. At ang mga kapatid ko, si Renan, si Kuya Paul, si Adeline, si Ate Berlin, tsaka si Elaine. Ganyan din po, binabati ko po yung mga taga-panasaan sa St. Joseph the Worker Parish. At ganyan din po yung pinanggalingan kong parokya sa National Shrine and Parish of the Divine Mercy. Alam ko nakikinig po at ang... Ay, nanonood ngayon sila Monserrani. Ganyan din po. Nakikinig. Sila Monserrani, si Father Romy, tsaka si Bishop Deo. Ganyan din yung mga naging kaibigan natin dyan sa Divine Mercy. At sinusubaybay nila tayo ngayon. Ganyan din po, lalo na yung mga kaparokya po namin dito sa Santiago Apostol sa Plaridel. Inabati ko po ang aming minamahal na kura paroko na si Father Peng. Ngayon din yung mga nagsasakripisyo namin mga kasama sa convento staff ngayon. Sila Ate M, saka iba pang mga nasa taas. Sabi ko muna sila mag-wifi. No? Mamaya na sila mag-wifi. Para di maputo lang signal. Salamat sa inyo. Ngayon din sila Ate Nancy, saka sila Ate Nora na nakikinig ngayon. Ay, nanonood din. Saka sila Emil, at saka ilang mga taga Valenzuela. Hello po sa inyo. Lumalabas ang edad niyo pag sinasabi niyong ano, nakikinig, no? Parang radyo. Di, sanay kasi tayo seminary. Radyo lang tayo dati. Oo nga eh, dati radyo lang eh. Radyo lang sorry, tayo, no? I just listen to podcasts. Oo. Social, no? Ako po, good evening po, mga kamartes, ang parokya ni San Agustin, ang aming team of pastors, Father Narcing Sampana, Father Ver Cruz, ang buong staff ng Batingaw na lagi po nakasubaybay. Batingin ko po ang mga regular viewers po natin ano, ng Crossword. Sila pa nagme-message, Father Crossword na, no? Pagduktungin ko na po mula sa Baliwag at sa Bukawi at sa iba't ibang bahagi ng mga regular natin. Brother Ipe Sancho, si Aking Tokayo, si Prince Diego, Sir Ana Icasiano from Bukawi, Tito Sherry from sa Plaridel, Ate Daday, Sir Lucy, Sir Arlene Mendoza, the Sheila Jimbo from Iba, Brother Juan Alvarez, si Leonard. Nandito din po ang mga fathers natin, Father Jason Balan. Shoutout po kay Father
So, Asis, hello, Father. Kanina. Hello, Fathers. At Father Rex. No? Sir Violi Villanueva from Australia. Sir Josie Santos. The Josie. Nandito din po Sir Maria Leonora Dalawan, Sir Ami Manyo, Ate Marge from Bukawi, Brother Johnson, Brother Jacob Calisimiro, si Ryle, Sir Vivian, Ate Daday, nandito po sila, Ate Daday at Ate Janet, Leonie Revidad, Carion Gonzalez, Ate Gloria Ilumin, nandito din po ang Tita Tessie Susan Pascual, ang mag-asawang Ate Sunny at Kuya Rene Aurelio, Sir Epi Pabon, Sir Angel, nandito po siya. At Edith, nandito po. Si Arlina Miriam Teris, Marjorie Galicia, Nora Garcia, Kuya Dennis, nandito po. Tati ni Joshua, Sir Baby Sanchez, ay nandito din po. Nicole Rojas, Rosario Enriquez, Chris Claudio Molina from Bicol, Mabel Ang, si Kiel EJ, Rizalina Aguirre, Jacob Casimiro, at Elvi Bartolome, Marilu, Ate Marilu, Sir Noemi, nandito po, Olympia Esparas, Kuya Melchor Encarnacion, nandito po, Jaden Kyler, Sir Lucia, Tita Melda, Sir Cristina, Ate Beberot, at Sir Vering, Joey Aquino, si Ivy Isidro, pinsa ni Father Brian, nakastay siya sa atin nanonood, si Jomar, Tamelda Carpio at Jainadi. Nandito po at ang lahat po ng nanonood sa atin. Magandang gabi po mga kamartes. Ayan, ako napakadami po ang nakasubaybay. Salamat po sa inyong pagsuporta, no, Fathers, nakakatuwa. No, talagang ang mga kamartes ay ayaw bumitiw at talaga namang lagi nakasubaybay sa atin. So, Fathers, dito po sa Crossword, meron po tayong part na siyempre gusto natin nakikisa sila. Kaya babasa po tayo ng comments. Please facilitate. Ayan, kay Violeta Villanueva po. Sabi po niya, magandang intention, oho nga rin, na minsan ay nabibigyan na ibang kahulugan, pero ang mahalaga po ay maglingkod ng buong puso na may kababaang loob at sumunod sa kalooban ng ating Panginoon. Ayan. Thank you. Violeta Villanueva. From Australia yan. Mm-hmm. Talaga po. Din po mula kay Sunny Halili Aurelio po. Ang reflection niya po ay ito. Ang taong mayabang, tinatamaan. Ang taong mapagkumbaba, pinagpapala. Kung meron man tayong dapat ipagmalaki, yun ang kabutihan at kadakilaan ng ating Panginoon. Let us pray for the grace of humility every day. Hindi natin na-pick up yun, pero yun yung sinabi sa huli, no? Ang nagpapakataas, ibababa. At ang nagpapakababa, itataas. Ano? So, I mean, the gospel is so potent now that it has a lot of meaning and message for us. Thank you po. Next. Thank you. Sunod po kay Baby Ruth San Pedro. Gusto ng posisyon, kaya nagbabalat kayo lamang. Ayan. Gusto ng karangalan, kaya nagkukunwari. Kahit hindi natugma ang salita sa gawa, pinipilit pa rin ipakita sa iba na tama ang mali. SKL, share ko lang. Ayan. Share ko lang. Millennial yan. Ayun, maganda yung isa yung ano na maganda. Yung walk the talk ang naalala ko doon. Okay, Brother Joshua, akong babasa kay Joshua. Kung ang ating puso dalisay na may malinis na intensyon na ikaluwalhati ang Panginoon, lalo na sa paglilingkod sa Kanya, mas mapagpapaanyaya pa natin ang ibang tao na tularan ng ating mabuting halimbawa para sila ipapurihan ng Panginoon sa kanilang magandang asal at mabubuting gawa. Ayun, no? Narinig ko yung isang reflection ng pare sa Manila Cathedral, ano? Sabi niya, ano ba ang pinakamahirap na gawain ng pare? Yung mangaral at yung pangangaral, isa buhay, no? Napakahirap po nun talaga yung isa buhay, to preach, ano? Practice what you preach. No, ang hirap po. Ano po ako, naranasan niyo ba 'yun, Fathers, yung kapag nare may kagalit ka, katampuhan ka, tapos tungkol sa pagpapatawad yung ano, no?
yung gospel. Ang hirap i-sermon kaya, no? Ang totoo yun, Father. Alam yung last Sunday, nag-share ko lang, ano, di homily ko, 5 p.m. na misa, no? At nasa harapan ng mga pew, nandun ang nanay ko, mga kapatid ko. Tapos nag-homily ako, sabi ko, hindi ako makatingin sa kanila. Tapos gumagabarasay ko, baka iniisip nila, eh, ginagawa niya kaya sa bahay yan. Sabi niya kaya ginagawa niya. Kaya, very challenging. Dito sa Crossword, meron kami parang regular experience. Yung, di ba, sabi nga ni St. Paul, that the word is like a two-edged sword. Sinasabi natin sa atin unang tumatama eh. Yes. So. Mhm. Ayan, meron pa tayo, ang dami nating mga ano po comments ngayon, basahin natin. Si Brother Ipe. Si Brother Ipe Sancho, sabi po niya, sa pagsisilbi sa simbahan ay maraming hamon at balakid na naging dahilan upang panghinaan ng loob ang isang nagsisilbi. Mapakaraming intriga na nagiging dahilan ng hindi pagkakaunawaan sa bawat isa. Lahat ng mga ito ay halos pinagdadaanan ko na sa tagal ng aking pagsisilbi. Salamat sa Diyos na hanggang ngayon, ako ay patuloy nagsisilbi dahil hindi ko na ito binibigyan ng bigat, bagos ay patuloy ako sa pagsisilbi para sa Panginoon. Maganda yung sinabi ni Brother Ipe, no? At isipin na talaga ang pinakamahalaga doon ay yung ating intention ay para dakilain ng Panginoon at di para iangat ang sarili natin. Doon masigit na magkakaroon ng kabuluhan yung ating ginagawa. Ito ay para sa Panginoon. Yun. Thank you, ito, Brother Ipe. Ito, brothers, tanungin natin. Ano, sagutin natin. May tanong dito, maganda. Fathers, okay lang ba na huwag na lang pansinin yung mga taong nakagawa ng hindi maganda? Now, what's your take on this? From Sister Yoli Maglonzo. Ayan, sa akin po, ano, depende po sa sitwasyon. Kasi kung hindi man po natin masyadong nakikita yung tao, may mga pagkakataon, hindi naman po lahat ng pagkakamali kailangan papatulan po natin. Ano? Na para bang lahat na lang nang may makita tayo, may nagkamaling ganito, sasabihin ka agad natin. Meron po sigurong room na pagtitiisan. Ano? Kasama po yan siguro. Para po sa akin, ano, sa bahagi na ating pagiging simbahan, ipagtitiisan po natin yung mga kahinaan ng ibang tao. Pero dun po sa halimbawa sa pangkaraniwan po nating nakakausap, nakakasalamuha, mayroon po silang mga pagkakamali, lalo na po yung mga paulit-ulit, yun po siguro ay talagang kinakailangan po nating kausapin, pansinin at alalayan. Pero kailangan isipin din po na hindi po isang iglapan lang yung pagbabago. Minsan po kahit kausapin at hindi naman pagkatapos po kausapin, kinabukasan ay bagong-bagong tao na siya. No? So, aalalayan po ang bawat isa sa mga pagkakamali. Tama. Yeah. Napaka-sinodal niyo naman, Father G. Kane. No. Tema natin ng ilang taon na po, ano? Talaga, yeah. Yan po ang pinagpapagnilay po sa atin. Okay. Masahin pa natin yung ibang comments. Ito sa aking tukayo na isang sakristan, si Prince Lester Diego, hindi lamang dapat eleksyon paglilingkod. Katulad sana ng ibang kandidato, sabay ang paglilingkod simbahan, sambay na nawa sa nagdaang eleksyon. Mahubog ng mga nanalong kandidato ang sambay ng parating tumawag sa Diyos. Ayun. No? Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. Sana tuparin po natin yung ating pangako na maglingkod sa bayan at hindi sa sarili lamang. Amen. Mm-hmm. Father Kurt, meron ka na agad ditong ano, no? Parishioner Jap Vivas from Banga Second. Hello, Father Kurt. Ah, hello po. Magandang gabi po. At okay, Kiko Zurk or Cruz? Ang paglilingkod ay regalo ng Diyos, hindi ito paligsahan o pagalingan. Ito na yung time na kung saan magbago ng ating ugali, lalo na sa mga kabataan ngayon. Ayan, ano? Di po natin kinakailangan magpaligsahan o magpagalingan. Ano? Okay. Salamat po. And last comment from Emil Christian Franco. Father Kurt? Sige po. Asan po? Yan. Si Brother Emil, taga Bukawi po ito, Father. No? Ang paglilingkod ay pwedeng gawin ng tao kahit wala kang posisyon. Hindi mahalaga na palakpakan ka ng mga tao. Ang mahalaga
yung mapangiti mong yung Ama sa Langit, yun ang pinakamagandang reward sa iyong kabutihan. Napakaganda nun, Father. Ano. Salamat sa iyo, Emiel. No? Maganda sa lahat, yung pumapalakpak sa iyo ang Panginoon sa langit dahil sa iyong ginawa na mayroong kabutihan ng puso. Father Kurt, pumapalakpak ba ang mga Panginoon sa langit ngayon? Malalaman mo ba? Hindi ko po malalaman. Pag nalaman ko po yun, hindi na po ako makaka-attend sa susunod na linggo. Hahalala na po yung kumot at papaalam ko siya. Baka lang ako alang kaya mong alam. May direct line ka dyan, ano? Okay, Father. After po nito ay ano po tayo? Yan. Take away. Ano ang take away po ninyo? Ako pala muna, sorry. No? Ako pala muna. Sa dito ang aking final words for the for them. Seminary, 'di ba? Meron tayo ditong kataga na ginagamit. Purify your intentions. Purify your intentions. Bakit? Purify intention, ibig sabihin dalisahin yung hangarin. At nagagawa po yun sa pagtatanong, bakit nga ba natin ginagawa? Halimbawa, bakit ako nakikipagkaibigan sa isang tao? Dahil ba mauutangan ko siya? Dahil ba may mahihita ako sa kanya? Bakit ba ako naglalaan ng oras, talento sa simbahan bilang isang lingkod? Dahil ba gusto kong makilala? Dahil ba gusto kong tumakas lang sa amin? No? Bakit tayo ako nag-donate sa simbahan? Gusto ko bang makilala ako sa mga pamayanan? O bakit na lang nagsisimba? Nagsisimba pa ba tayo dahil obligasyon ito? Obligasyon ba ang tingin natin? O dahil ba hihingi tayo ng mga pabor? Bakit? Ano ang ating intention? No? Sapagkat kapag dinadalisay natin yung hangarin natin, mas lumalabas yung kabutihan at hindi sana dahil ito'y gusto nating matangyag, kundi gusto lang natin ibahagi yung pag-ibig na naranasan natin sa Panginoon sa ating kapwa. Yun lang, purify your intentions. Sa akin naman, Fathers, ang aking takeaway ay integrity of life, yung kaisahan ng puso, ng kalooban, ng salita, tsaka ng diwa. Isa sa bagay na naalala ko dito, Father, yung sinasabing salitang tapat. Pag sinabi natin yung salitang tapat, kahit pagbalibalik na rin natin, tapat pa rin siya. At kapag malalaman natin tayo tapat sa Diyos, sa kakapwa natin, kapag tapat yung isip, tapat yung sinasabi, tapat yung ginagawa. At maganda lagi natin itong tanongin din sa ating sarili. Katulad ng pagtatanong na bakit natin ito ginagawa, sana maging lagi tayong tapat. May nakakakita man sa atin, may pumapalakpak man sa atin, napapasalamatan man tayo o hindi, nalalaman man ng iba yung ating ginagawang kabutihan, ang lahat ng ito ginagawa natin para papurihan ng Panginoon. Kaya lagi sa lahat, lagi natin tatanungin sa ating sarili. Katulad sabi ni Brother Emiel, napapangiti ko ba ang Diyos sa lahat ng ginagawa kong kabutihan? Amen. Ayun. Tanungin mo na nga kung kaya. Thank you, Father Kurt. Thank you, Bob. Ayan, sa akin naman po yung akin pong maiiwan para po sa atin pong mga kamartes ay yung tanong magandang pagninilay po na tanong ay ano po ba yung tunay na kadakilaan? Kasi yun din naman po yung final words ni Jesus dun sa gospel, yung pinakadakila sa inyo, no, ay dapat maging lingkod, magpakababa. Ano. Kasi yung greatness, ano, parang typical na po yan sa mundo po natin ngayon. At dyan din po siguro na bumagsak yung mga parisay at mga eskriba. Gusto nilang maging dakila. At naalala ko lang din, ano, kasi yung salitang rabbi pala, ang literal meaning niya hindi naman talaga teacher, kundi the great one, ibig sabihin yung dakila. Kaya sinabi ni Jesus na huwag kayong papatawag na rabbi dito sa lupa. Huwag kayong papatawag na guro. Kasi hindi yung kapwa natin yung talagang magsasabi kung tayo dakila, kundi ang Diyos. No, yung ang kaugnay din doon sinabi ko kung talagang ang real greatness yung Diyos ang napapangiti natin, hindi yung kapwa tao lang natin. Yun nga lang yung confirmation ng kadakilaan na yun sa wakas pa po ng buhay. Di pa po talaga natin malalaman ngayon, pero there and then kailangan ipagpatuloy po natin ang paggawa ng kabutihan kasi sa kahuli-hulihan doon po tayo sasalubungin ng Diyos kung talagang napangiti natin siya sa atin pong mga ginagawa. Ayun, yun ang ganda ng ano natin, ano? Ang ganda ng
ang ganda ng, kita mo, yung una, meron akong kasama ditong scripturist na si Father Jekane, no? Na nagpapaliwanag sa atin, no? Ikalawa, yung ganda nakita nyo, Fathers, yung ganda dito ng crossword, eh. Yung mga angles na hindi natin nakita, yung mga kamartes natin nang nagsasabi sa atin, eh, no? No, yung kita nyo, yung not, hindi lang po tayo ang matututo dito, pati din po sila. Hindi lang po kayo ang matututo, pati po kami natututo. Ayan. So, dadako na po tayo, Father, sa balitang pamparokya. No, ako muna po, para po may mga announcements kayo, pwede nyo pong i-plug in dito. Isa lang po ang announcement natin. Sa ating parokya po ay ipagdiriwang po natin ang kapistahan naman ng lahat ng mga Santong Agustino na kalinsabay po ng 1,669 birth anniversary ni San Agustin. Ito po ay sa November 13 at magkakaroon po ng triduo para sa pagdiriwang na ito simula sa Friday, November 10, 11, and 12. No? Okay. Next po. Ayan. Triduo. Temang Unitas. Kalawa po ang misa po sa hapon. 5:30 po ang hapon ng misan kaugnay ng Triduo. November 11, Veritas ang tema. Misa po, pangunahan ni Father Ver. At pagkatalaga ng bagong kasapi ng mga ng Cofradia de San Agustin de Baliwag. November 12, Caritas ang tema po. Ang mangunguna po ay ang Father Narsing. At sa araw ng paggunita, magkakaroon po ng banal na misa sa ganap na ika-apat ng hapon na pangungunahan ni Lubhang Kagalanggalan Dennis C. Villarojo, Obispo ng Malolos. At sa pagkakataong pong ito, may rep after po ng replica procession ng mga inyo pong imahen ni San Agustin sa mga bahay. Pwede pong dala, naka-tricycle, naka-caro, no? O gusto nyo, naka-airplano, pwede rin po. Bahala po kayo, dalin nyo po. At isama natin sa kauna-unahang replica procession para sa araw ng paggunita ng lahat ng mga banal na Agustino. Maraming salamat po. Fathers? Sa akin naman po, sa amin sa parokya ng San Diego de Alcala, kami po ay kasalukuyang naghahanda po ngayon para sa dakilang kapistahan ni San Diego de Alcala. At ito rin po ay 400 years na anniversary ng pagkakatatag po ng aming parokya at ng Pueblo de Pulo, ano yung dati pong Valenzuela City. Kasi magka same date na po ang kinikilalang charter day ng city at saka po itong pagkakatatag ng parokya. At marahil ito ang dahilan kaya pinili si San Diego na patron kasi nung araw na ito itinatag yung pamayanan nito. Yan, kaya may mga misa nobenaryo po kami hanggang sa araw po ng Sabado, 5:30 po ang pagdarasal ng nobena at alas 6 po ang banal na misa. Na ito po ay pinangungunahan ng iba't iba pong mga paring naglingkod dito po sa parokya ng San Diego de Alcala. At sa araw po ng kapistahan, ito po ay araw po ng Linggo, November 12. Ang mga misa po namin ay 5 a.m., 6 a.m., 7:30 a.m. at 9 a.m. po na pangungunahan po ni Bishop Bart Santos. At sa hapon naman po ay 5 p.m. at saka 6 p.m. po. Ang huling misa po, ang alas 6 ng gabi, ay pangungunahan po ng ating minamahal na obispo, si Bishop Dennis Villarroa. Ito po ay susundan ang prosesyon ng iba't iba pong mga imahen ng mga parokya na nasa ilalim po ng bikarya ng San Diego de Alcala bilang pakikiisa po sa pagkakatatag ng ika-apat na raang taong pagkakatatag ng inang parokya po dito sa amin pong lugar. Kaya sana po ay makaisa po namin kayo sa mga pagdiriwang po na ito. Happy Fiesta po, San Diego de Alcala. Happy Fiesta po. Pagbati po si Father Francis po. Happy Fiesta din po, San Martin ng Tours, November 11. Kasunod po. Sa akin naman po, para sa parokya po ng Santiago Apostol, nagpapatuloy po yung aming paghahanda para po sa kapistahan po ng bayan ng Claribel. Nagkakaroon po tayo ngayon ng Dalaw Santiago Apostol. Nilibot po yung imahe ni Santiago sa mga SPPC po natin. Ngayon pong November 9, ang banal na misa po natin, 6:30 p.m. po sa SPPC po ng Lumambayan. At susunod po dito sa November 16 ay sa bisita naman po ng Lalangan. At magsisimula na rin po yung ating pong nobenaryo para sa karangalan ng ating minamahal na Kristong Hari po. Ito'y gaganapin po sa November 17 to
25 at ito po ay sa Banga First po. Yun lang po, maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun, salamat po. Nakita nyo, napakabilis ng oras, ano? Isang oras na agad yun, no? Chikahan lang. No? Salamat po, Father Kurt at Father JP. Huwag po kayo magsasawa. At sa mga makamartes natin, ay nandito po tayo muli, nagbabalik sa ating pagninilay. Tapusin po natin ang gabing ito sa isang pananalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ama namin, mapagmahal, salamat po sa biyaya na ikaw ay paglingkuran na galing sa iyo. Sana po ay bigyan niyo kami ng katapatan sa aming paglilingkod, lalo na po ang inyong mga lingkod na pari. Ngayon din po, salamat din po sa inyong pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Nawa, wala kaming ibang hangarin, kundi ang ikaw ay mapaglingkuran. Ikaw ang aming mapasaya sa aming mga ginagawa. Basbasin niyo po ang mga tao sa lingkod ng programang ito at ang aming mga taga-subaybay at ang kanilang mga pamilya saan man sila naroroon. Ito ang samadalangin namin sa ngalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At ito po si Father Prince Marcelo, ang parochial vicar ng St. Augustine Parish, Lungsod ng Baliwat. Father Kurt Stephen Buluran po, parochial vicar ng St. James the Apostle Parish, Plaridel, Bulacan. Father John Paul Jikin po, parochial vicar ng parokya ng San Diego de Alcala sa Pulo, Valenzuela City. At ito po ang crossword. Reflections on the Word of God. To come across our daily lives. Salamat po, Father. Salamat mga kumarte. Thank you po, Father Prince, Father Jikin. Thank you po.